Tandy Vlog. Please subscribe my YouTube channel. Thank you! Malalaman nyo na ngayon kung paano magpakain at ano ang pinapakain mula fingerlings to harvest tayo. Mga guys, bago po ang lahat, madali lang to. Shout out kay Roy Aranda, Rod Sapitanan. So guys, may nagtatanong sa akin kung paano pakainin yung tilapia from fingerlings. Si Paul De Leon po yon nagtatanong. Hindi lang po kung paano pakainin, kundi ituturo ko sa inyo kung anong mga klase ng pagkain ang dapat ipakain pasunod-sunod sa alaga nating tilapia. So guys, tara na po, papakita ko sa inyo kung anong mga klase nito at kung paano ito ipapakain sa alaga nating tilapia. Guys, ito po ang iba't ibang klase ng mga pagkain natin pasunod-sunod. Ito po ang primas. Magpakain po nito ay 7 to 8 times a day. Paunti-unti lang po ang pagpakain nito sa isda. Pero sa akin guys, hindi po ako nito masyadong nagpakain. So guys, ito kamukha pala siya ng darak, pero hindi ho siya darak. Masustansya po ito. Unti-unti lang po kasi sige lang kain nila. Wag po kayo magpakain ito sa mga concrete pond na palaisdaan. Advisable po ito sa mga free-flowing lang po. Kasi po sa concrete pond, hindi po siya natatanggal. Hindi po siya napipilter. Bumabalik siya ulit sa pond. Kaya po, magiging kontaminado yung pond nyo. So guys, ito po ang pangalawa, yung pre-starter po. Kasi sa akin, binili ko pong fingerlings yung oversize na para pre-starter na po kaagad. Medyo malaki-laki na po siya ang butil niya. So guys, ito po ang pagpakain nito, 6 to 7 times a day. Depende po yun sa rami ng isda nyo kung gaano karami ang isdang ilalagay nyo sa pan nyo. Bahala na kayo mag-estimate kung gaano karami ang bibigay nyo. Basta 6 to 7 times a day. I-adjust nyo na lang po ang oras. Ang pagpakain po ng isda, habang tinitingnan nyo paunti-unti, kung gusto pa nila, bigyan nyo. Mapapansin nyo naman po kung may gana pa silang kumain. Pag napansin nyo pong medyo hindi na sila nag-iinteresado masyado sa pagkain, pwede na po siyang tigilan magpakain. So guys, para maiwasan po ang bansot, ito po. Ito po ang starter. Yan. Ito guys, 5 to 3 times a day ang pagpakain ito. Kayo na rin po ang bahala mag-adjust ng oras nyo. Parang ganun din po ang pagpakain. Titingnan nyo kung ganadong-ganado pa sila sa pagpakain. So guys, ito ang pagpakain po ng starter. Titingnan nyo po sa bibig bago kayo magpalit ng pagkain. Makikita nyo naman po yung bibig kung kaya na nilang lunukin yung mga botel ng pagkain. Kasi po, hindi po pare-pareha sa paglaki ng isda. Minsan po may nababansot man, kasi po kung minsan talo sila nung malalaki. Kaya kung magpapakain kayo ng isda, spread nyo po sila para lahat makakain, kahit yung medyo maliliit na isda. So guys, ito po sa akin po, kasi ngayon grower na po ang pinapakain ko kasi medyo malaki na sila. Ako kasi
mga guys, hindi ako nagbabase po sa buwan, kung anong buwan papakain. Tinitingnan ko yung laki ng katawan nila at bibig, kung kaya na nilang lunukin to, ganito kalalaki. So guys, ito po ay pinapakain ko, grower, 3 times a day po pagpakain ko nito. Ganun din po, i-spread mo ang pagkain ng tilapia para lahat sila makakain. Sa akin guys, hindi ko binabase sa buwan. Mahala kayo kung ano ang gusto nyo. Kasi po, sa iba, buwan po o araw. May estimate mo naman po kung kaya nilang kumain. Huwag po kayong kaagad-agad magpakain ng finisher. Kasi maudot ho pang laki nila. Sa akin po, siguro sa finisher po, mga 2 linggo lang po ang pagpakain ng finisher. Tapos po, kung sa harvest time na po, finisher, harvest time, huwag na po kayong magpakain. Siguro mga 1 araw, huwag kayong magpakain pag magha-harvest na kayo ng inyong alagang isda. So guys, ito po, dapat sa tamang oras ang pagpakain para iwas bansot. Huwag maging, saka guys pala, remind ko sa inyo, pag magpapakain kayo ng isda, huwag kayong masyadong excited sa pagpapakain. Kasi po, kuminsan, pag lumapit kayo sa pond nyo, makikita nyo po, pag lumapit kayo sa pond nyo, kahit hindi pa oras ng pagkain, lalapit yan. Kasi, maamo sila. Pag wala po pa sa oras, huwag nyo muna silang pakakainin. Nakikita nyo, parang gusto mo magpakain kaagad. Huwag po kayong ganyan. May oras po tayo sa pagpakain para ma-maintain natin ang kanilang paglaki. So guys, nakita nyo po, sa akin siguro to mga 1 buwan at kalahati pa lang to. Pero guys, yung iba mga ganito siya kalapan. Malalaki na po, mahaba na po yung iba. So guys, tandaan nyo po sa pagpakain. Guys, ito yung lahat ng pagkain. Primus pre-starter hanggang sa pag-harvest. Ito po, tandaan nyo po yan. Oh. Okay lang po ah. Primus po, pre-starter, starter, grower. Wala pa po akong finisher kasi hindi pa po ako nagpi-finisher. Thanks for watching. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang. Baka kayo na ang masunod na ma-shoutout namin. Subscribe po kayo. Thank you. Subscribe.